Sinagot na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pasaring nito pong si Apollo Quiboloy. Pero imbes na gantihan niya, napakabait talaga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pinayuhan niya na lamang po ito na harapin ang mga akusasyon sa kanya kasi yun lamang talaga ang magsesettle sa issue. Ang ilabas ang kanyang version ng katotohanan kung yan ang paniniwala niya at hayaan na lamang ang publiko na maghusga sa kanyang kinakaharap na problema. Pero pagdating naman sa usaping legal, syempre, dalawa kasi ang pinag-uusapan dito. Una, ang ginagawang hearing po ng Senado at saka ng House of Representatives, which is a valid hearing dahil nga po ito ay isinasagawa in aid of legislation. But sa kabilang dako, sinasabi po ng kampo nitong si Apollo Quiboloy ay dahil po ito ay akusasyon ng isang krimen, hindi na daw po dapat ito hinihir sa Senado kung hindi sa proper forum o sa korte dapat pag-usapan at harapin nitong si Apollo Quiboloy. Sa paniniwala kasi nitong si Attorney Ferdinand Topacio, ang sinasabi nilang human trafficking, hindi na kinakailangan pang magkaroon ng hearing in aid of legislation sapagkat last year lamang daw po ay naamyendahan ang Anti-Trafficking Persons Act. Kaya parang sa kanilang paniniwala, this is irrelevant and this is public grandstanding lamang sa party daw po nitong si Senator Riza Ontiveros. Sa kabilang dako, sa House of Representatives, hindi po yan krimen at yan po ay may kaugnayan sa di umano'y pag-aari na institusyon nitong si Apollo Quiboloy o agency. Ito pong SMNI or Swarasug Media Corporations. Ayon po kasi sa ating mga kongresista, nakalabag ito pong SMNI sa kanilang prangkisa, yung Republic Act 11422. At dahil po dyan, nauna na pong sinuspinde ng National Telecommunications Commission ang operasyon po nila sa telebisyon at maaaring sa mga hinaharap o sa mga susunod na araw, mauwi po ito sa revocation ng kanilang prangkisa dahil meron na pong panukala na i-revoke ito pong prangkisa ng SMNI. Kaya naman sinisikap ng ating mga mambabatas diyan sa House of Representatives na mapaharap sana at mabigyan linaw partikular ang ownership ng SMNI na sinasabi, ito daw pong si Apollo Quiboloy ay nagmamay-ari ng shares diyan ng 1.5% lamang at ang 95% ay pag-aari po ng Kingdom of Jesus Christ. Pero sa paningin po ng ating mga mambabatas, syempre ang common knowledge naman ang nagmamay-ari at namamahala dito po sa KJC ay si Apollo Quiboloy. Kaya basically, siya talaga yung may-ari ng SMNI. Yan po yung gustong linawin ng ating mga mambabatas saka yung mga sinasabing paglabag sa prangkisa nito pong Swarasug Media Corporations. At yan ay hindi po mangyayari kung si Pastor Apollo Quiboloy ay hindi po haharap una sa Senado sa March 5, 2020 24 sa committee po na pinamumunuan itong si Senator Riza Ontiveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. At ikalawa, syempre sa House of Representatives na mangyayari naman sa March 12, 2024. Pero mukhang nakatitiyak tayo mga tol dahil sinasabi nga po ng kampo nitong si Apollo Quiboloy, siya daw po ay nag-iingat, hindi daw po siya nagtatago ayon kay Attorney Ferdinand Topacio. Nag-iingat daw po siya para sa kanyang kaligtasan pero ginagarantiyan nila na nandito pa rin daw po sa Pilipinas itong si Apollo Quiboloy. Balikan po natin ang balita sa mga nakalipas na araw kaugnay po ng naging statement nitong si Apollo Quiboloy at later ang naging kasagutan ngayon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. In an official statement released on Wednesday, February 21, Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy said that any time authorities from the Federal Bureau of Investigation or FBI and Central Intelligence Agency or CIA of the United States government will enter their compounds to abduct or assassinate him. Quiboloy seriously accused President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos allegedly connived with the U.S. Furthermore, Quiboloy emphasized that there is no extradition to be requested by the U.S. but rather a mere rendition. Ang rendition, ang ibig sabihin po, ano mang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or
assassination. Yan. Ano po ang katugunan dyan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Na tatawa po si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat hindi naman kasi kapanipaniwala na ito pong si Apollo Quibuloy ay i-assassinate. Ano, walang kadahilanan para po siya i-assassinate ng sinuman. Pero merong kadahilanan para po siya humarap sa particular sa mga hearing dahil po sa mga akusasyon laban sa kanya. At syempre, yung pong kaso niya sa Estados Unidos na napakaseryoso po paglabag po sa karapatan ng mga tao at pati po nga yung pagdadala ng malaking halaga ng pera or money smuggling, kinakaharap niya pong kaso yan. Yan po ang katotohanan. Si Apollo Quibuloy, wala pong banta sa buhay. Kay Apollo Quibuloy, ang meron, mga kasong kinakaharap niya sa Estados Unidos and probably sa mga susunod na panahon dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ang katanungan at reaksyon po ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po dyan kay Apollo Quibuloy. Good morning. Okay, Pastor. Quibuloy, sir, he's claiming that you are living with the U.S. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So, I guess it's very worried. Okay. Paalala ko lamang sa inyo, ha? Kasi may mga naniniwala dito kay Apollo Quibuloy. Wala pong katotohanan niya na ginigipit siya ng kasalukuyang gobyerno. Wala pa po sa isip ng tao na magiging pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, except sa mga loyalista, syempre. Eh kaming mga PBBM supporter, ako eh basically, hindi ko iniisip na magiging pangulo si BBM eh. Ito na lamang nang nagdeklara siya ng kanyang interest na lumahok sa presidential elections at doon naniwala ako na mananalo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero panahon pa lamang ito ni Rodrigo Duterte. Hindi pa pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. In 2018, nagka-problema itong si Apollo Quibuloy diyan po sa Estados Unidos sa pagpasok o paglalabas, pagdadala ng malaking halaga po ng pera. In fact, yung kanyang pinagkakatiwalaan ay parang naging state witness na. Ano, parang nakipag-agreement na po ito sa Estados Unidos para po tumayong witness at mapababa na lamang yung maaaring kaharapin niyang kaso o kuparusahan na nag-aantay sa kanya. Yun po ay may kaugnayan sa money smuggling. At kasama po ng mga kaso na yan, ang human trafficking. At napakaseryoso pong mga usapin yan. Kaya naman si Pastor Apollo Quibuloy po ay na ilagay sa isa sa mga pinaka most wanted person ng Federal Bureau of Investigations. Matagal na po yan, kaya hindi po dapat sisihin nitong si Apollo Quibuloy na parang lumindol. Anyway, na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan sa mga nangyayari po sa kanya sa kasalukuyan. I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong nangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya submit, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Yun ang paniniwala nating lahat, mga tol. Kasi, alam niyo, simple lang naman ang logic dyan eh. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot na humarap sa publiko? No? Huwag niyang isipin na tina-trial by publicity siya rito. Kung yun man ang nakikita niyang intensyon nitong si Senator Risa Ontiveros, sa harapan ng publiko, hindi ganon. Ang hinahanap ng publiko ay ang katotohanan. Although, ang magsasabi niyan sa huli, ang korte, pero wala kang magagawa. Merong kasing hearing in aid of legislation. Hindi naman pwedeng pigilan ng Senado at ang Kongreso sa kanilang ginagawa. Mandato po nila yan. In fact, sa napakaraming pagkakataon, katulad din ng nangyari doon sa isang beauty queen na nawala ngayon at di umano'y patay na daw, wag naman sana, nag-hearing din ngayon itong sina Senator Ronald De La Rosa at ang mga kasama niyang senador dyan. Krimen din po iyon. Ano? Ngayon, kailangan umattend kayo. Kasi
pag hindi nyo na ibigay ang side ninyo sa harapan ng publiko, hindi lang naman sa harapan ng mga senador mangyayari yan eh. Sa harapan ng publiko dahil napapanood kayo live streaming. Ang paniniwala ngayon ng publiko, majority ng mga Pilipino, ginawa mo yan. Oh, hangga't hindi ka kasi humaharap, hindi matatapos ang issue, Apollo Kibuloy. At ginagarantiya naman ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang iyong kaligtasan. Yun lamang ang payo niya sa iyo, humarap ka. Huwag kang magdahilan na ikaw ay merong banta sa buhay mo sapagkat sino naman ang magbabanta dito kay Apollo Kibuloy? Unang-una, kung meron mang nagagalit sa kanya, siyempre yung mga biktima, ang tanong, yung mga biktima ba na ito, di umano, may kakayahan para gawin ang iniisip niya? Wala. Napakasimpleng mga mamamayan lamang ng mga yan. Karamihan nga po dyan, halos ang buhay ay isang kahig isang tuka lang din. Tapos nauto pa sa kanilang relihiyon, kaya instead na maghanap buhay para sa kanilang pamilya, ipinaghanap buhay at ipinanglimus pa ang kanilang organisasyon. Direktang napupunta pa ito kay Apollo Kibuloy. Kung papakinggan po ninyo yung mga naging testimonya ng mga witness dyan po sa Senado, ganun na ganun po ang sitwasyon na mamalimus sila, tapos lahat ng kinikita po nila napupunta kay Apollo Kibuloy. Kaya talagang yayaman ang tao na ito. Ngayon, yan ay version nila. Generally, ang magiging paniniwala ng tao kapag ka hindi mo sinagot yan, ginawa mo yan, Apollo Kibuloy. O kaya, pakinggan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Magpakita ka, sagutin mo yung mga alegasyon sa iyo diyan sa Senado, at maiwasan na yung maaaring hindi magandang proseso na nag-aantay sa iyo. Kasi ikokontem ka ng Senado eh. At ikokontem ka rin ng House of Representatives. Si Senator Risa Ontiveros, very firm sa kanyang desisyon dyan na if you will not attend the hearing on March 5, eh, she will cite you in contempt. At sabi niya, ikaw ay aarestuhin. And perhaps ganun din po ang mangyayari dito po sa House of Representatives. Kasi both houses ay meron pong power to issue supuena. At ganun na nga yung nangyari. At yung supuena ad testificandum na yan, kinokompel ka ngayon yan para magpakita sa March 5 at March 12. Kapag ka hindi ka dumating, iko-contempt ka na. At kapag na-contempt ka na, lalabasan ka na ng warrant of arrest ng either Senate or ng House of Representatives. At i-implement yan ng ating mga otoridad. Sino matatalo sa huli? Ikaw. Maliban na lamang kung talagang makapagtago ka ng magalingan at hindi ka mahuli ng ating mga kapulisan, katulad nila Gerald Bantag at saka nitong si Arnie Teves. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Pangulong Bongbong Marcos. That's why my advice for him is to face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here and allowing him an opportunity and a forum to make his case. So I think you should take advantage of it. Pero sir, yung plea niya po na assassination. Natatawa si Pangulo. Walang may gusto mo sa assassinate sa kanya. Bakit si assassinate? Wala namang nalang yun. Huh? What? I mean, you know, why would anyone want to do that? Maybe he's just gullible. Wala na. I just hindi ko na intindihan yung sinasabi niya. Bakit siya assassinate? Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Kulelet din tong reporter na to, you know.
Ano kayang pakiramdam nung SMNI reporter? Kasi may SMNI reporter dito na nakatutok yung mic Pangulong Bongbong Marcos eh. Tapos sasabihan nung isang reporter, baka naka-pentanil. Although may pasaring yung sinasabi nung reporter na yon, dahil alam naman natin na ang gumagamit ng pentanil, dati ah, sabi nila, as they claimed, eh, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, anyway, balik tayo sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino naman ang magtatangka sa iyo, Apollo Quiboloy? Pero ayon sa naiisip ni Pangulong Bongbong Marcos, baka nga nangangamba itong si Apollo Quiboloy, kaya na nalilito na po sa kanyang mga sinasabi. Well, natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Yeah. Yun lang yun, Apollo Quiboloy. Para mawala na yung mga issue na yan, humarap ka, sagutin ang mga issue na ibinabato sa iyo. After all, wala namang kakayahan ang Senado at ang Kongreso na parusahan ka. Maliban na lamang kung ikaw ay nagsisinungaling, pwede kang ma-cite in contempt at makulong sa kanilang institusyon. Pero hindi rin naman yan lalagpas ng napakahabang panahon. Dahil kapag ka natapos po ang 19th Congress, eh obligado rin silang palayain ka. Hindi yan katulad ng kaparusahan sa paggawa ng krimen. Like for example, yung inaaligasyon sa iyo ng panggagahasa, may kaparusahan ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 taon at isang araw hanggang 40 taon. Eh dyan, maaari buwan o baka may isang taon, pwede kang makulong. Pero hindi mangyayari na bibilang ka ng taon dyan. Kaya bakit ka matatakot, Apollo Quiboloy? Lalong-lalo na kung sinasabi mong wala kang kasalanan. Ang masaklap, sinasabi mo nga dyan doon sa mga naging statement mo na si Pangulong Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez at ang mga kongresista ang nasa likod ng nangyayari sa iyo. Tapos parang pinawalang sala mo naman sa paniniwala mo itong si Vice President Sara Duterte. Malinaw na ikaw talaga ay kapanalig ng mga Duterte. Pero speaking of Duterte, at ito nga pong si Sara Duterte, mukhang pabale-balentong ang mga statement. Alam niyo mga tol, ito kasi yung sinabi ni Sara Duterte. At kaya nga po ang titulo natin, Sara Duterte versus Sara Duterte. Di ba? O kakaiba talaga. O sabi dito, Lutang Sara post takedown EDSA message. Ito po, kinaption na lamang po ito ng gumawa. Para perhaps impact leadership yung gumawa po nito. O credit po sa photo na ginawa po nila. Sabi ni Sara Duterte, noong February 24, 2017, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. At nito pong February 25, 2024, biglang pumihit ang hangin. Sabi niya, on this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Their courage and determination paved the way for a better Philippines and their sacrifices will never be forgotten. Anong nangyari? Bakit sa isang iglap parang bigla kang sumang-ayon sa paniniwala ng mga yellow at saka ng pink? Pero after a couple of minutes lamang, tinake down po post na yan. Ha? At sinabi niya ngayon, nitong nakaraang araw, February 27, 2024, naninindigan daw po siya sa sinabi niya noong 2017. What I said in 2017 regarding the February 25 EDSA anniversary has never changed. My position remains the same today. I did not intend to issue statements this year, as I did not the previous year. But because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media page. O, kaya nalilito ngayon ang taong bayan. Alin sa mga statement na ito ni Sara Duterte ang paniniwalaan po ng tao? Pero i-analyze po natin ang situations, mga tol. Si Sara Duterte,
sila po ay napunta sa national position dahil talagang pinasama nila ng pinasama, and maybe you will agree, ang mga dilaw. No? Pinalabas nila na ang mga dilaw ay kakampi ng mga oligarkiya, at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap sa panahon ng mga dilaw. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Pero maling naratibo po yan, mga tol. Alam po ninyo, hindi po makatwiran na ang mga oligark na kanilang binansagan ay sasabihan po nila ng hindi maganda in general. Dahil isa sa magandang halimbawa ng oligarkiya o ang isang mayamang individual na nakakatulong sa tao at nagbibigay ng napakaraming hanap buhay sa taong bayan ay ito pong isa sa pinakamayaman na Pilipino, si Ramon Ang. Si Ramon Ang ay bilyonaryo at maituturing na nakahanay sa mga tinatawag na oligarkiya. Pero ang problema kasi, pinasama po nila ang ibig sabihin talaga ng oligarch. Ano? Ano ang naging intention nila diyan para makuha po ang masang Pilipino? Kasi after all, yung masa matatranslate ito sa boto, at kapag ka maraming masa ang nakakampi sa iyo, matatalo mo ang mga mayayaman, dahil isang boto ng mayaman at isang boto ng mahirap magkatumbas lamang. At sa demokrasyang bansa katulad po natin, ang boto ng mas nakararami sa ihalalan ang nananaig. At ganun nga ang nangyari noong 2016. At mula noong 2016 hanggang sa 2022, pati sa 2023, pinaninindigan niya ni Sara Duterte. Then after a while, nitong nakaraan, nagbago ang ihip ng hangin. Parang kumampi siya. Sa tingin natin, parang testing the waters ang nangyari dito eh. Kasi alam naman natin na crucial na talaga ang Duterte camp sa Marcos administration. And parang inaamo nila ngayon, ito pong mga pink at yellow. Ngunit hindi po ito tumanggap ng magandang reaksyon, particular sa mga pink at yellow, lalong-lalo na sa mga PBBM supporter at sa mga loyalista, and perhaps to other Duterte supporters. Kaya siguro naisip nila na mukhang nagkamali tayo sa mensahe na ating inilabas at hindi ito makakakuha ng suporta sa majority ng mga Pilipino. I-take down nyo yan. Oh, pero ano ang naging katwiran ng opisina nitong si Sara Duterte? Nagkaroon daw po ng system error. Ano? Ngayon, ano ang konklusyon natin dito? Ibig sabihin, mga tol, lahat ng mga pinagsasasabi nitong si Sara Duterte, aba, huwag natin basta paniniwalaan. Kasi bigla-bigla nagbabago ang ihip ng hangin, at kapag ka hindi pumapabor sa kanilang naratibo, ay magbabago sila ng kanilang statement. Wala itong pinagkaiba doon po sa tinamong batikos mula sa confidential funds na hinihingi nila. Kung matatandaan po ninyo, sa mga unang pagkakataon, nung medyo malakas pa ang kanilang posisyon para mabigyan ng confidential funds, sinabi nitong si Sara Duterte na ang mga kumikwestiyon sa confidential funds ay kalaban po ng kapayapaan. At ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban po ng gobyerno. Tapos binanatan niya kung sino-sino pang mga individual na kumikwestiyon sa confidential funds, even ang kanyang mga pamilya sa pangunguna ng ama niyang si Rodrigo Duterte, inatake ang institusyon na kung na from his lifetime naging member din po siya ang House of Representatives. Tinawag po nitong si Rodrigo Duterte in the first week of October 2023 na ang House of Representatives is quote unquote the most rotten institution in the country. At hindi lamang doon, kaliwat kanan din ang naging pag-atake ng kanyang mga kapatid at saka ng kanyang mga supporter, partikular sa House of Representatives. Pero dahil nga po malakas na ang panawagan ng publiko sa pag-ayaw sa confidential funds, sabi na lamang nitong Sara Duterte, tinatanggap nila kung ano ang magiging desisyon ng Kongreso. Ngunit, iba ang nangyari. Nung pinirmahan na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos noong Desyembre 2023, ang General Appropriations Act of 2024, wala ang presensya nitong si Sara Duterte sa Malacañang. Na kung ikukumpara noong 2023, nandoon siya. Sa 2023 gaa, kasi nangyari yung pagpirma, December 2022, nandoon si Sara Duterte. Dahil may confidential funds that time
Pero ngayong walang confidential funds noong December 2023, wala na itong si Sara Duterte. Ganyan pabago-bago ang mga statement nitong si Sara Duterte. Sa huli mga tol, huwag tayong magtitiwala sa ganitong uri ng pamumuno. Ano? Although hindi naman natin siya leader, pero ikalawa siya sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa and probably maaaring maging presidente sa hinaharap. Maging indikasyon na po ito sa atin na huwag tayong buboto sa ganyang uri ng tao na wala pong paninindigan sa kanyang mga sinasabi. Kaya kung babalikan natin ang sinasabi nitong si Harry Roque, tumingin ka ngayon, Harry Roque, kung sino ang bumeblentong. Tama ba yung termino? Pabalentong-balentong. Kasi yun ang sabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Nagpapabalentong-balentong ang mga sinasabi nito. E tingnan mo ngayon yung boss mo na si Sara Duterte. Hindi ba pabale-balentong ito? Ha? O mali talaga yung sistema nyo dyan sa Office of the Vice President? Ha? Yung mga writer ninyo hindi man lang nag-iisip kung ano yung sasabihin ng ikalawang pangulo. Maraming beses ka nang ipinahamak ng iyong writer, Vice President Sara Duterte. And baka yung isa kaya nga natanggal dyan eh dahil sa mga ganitong pagkakamali. Anyway, nasa na ba yung certain Tio Moreno na yon? Bakit wala na yata sa eksena at hindi na po natin naririnig sa ngayon na nahimik na ba siya? Kasi sinasabi, yan daw po ay isa sa mga speechwriter nitong si Sara Duterte. At ipinagyabang pa nung Tio Moreno na yon doon sa kanyang nakaaway na si Jam Magno na siya po ay sinasahura ng Office of the Vice President nang hindi bababa sa 300,000 piso kada buwan. At ipinagyabang din itong Tio Moreno na ito sa isang post niya na ang kanyang RCBC ay naglalaman ng 22 million pesos. Aywan ko kung yabang lang talaga yon. Pero kung yon ay totoo, aba, knock-knock who's there. Ah, baka ganun ang mangyari sa'yo ng AMLC. Alam niyo, kung medyo pag-uusapan po natin ang usaping pera pagdating sa pagbabangko, napakasimple lang naman ang dapat nating malaman eh. Kapag ka ang isang transaksyon ay umabot po ng 500,000 piso pataas, yan ay dapat automatically i-report ng mga financial institutions sa ating Anti-Money Laundering Council as covered instructions. Kapag ka hindi mo na ipaliwanag kung ano ang lehitimong kaparaanan bakit ka nagkaroon ng ganyang pera, in that case, dito kay Tio Moreno, na dating empleyado dyan sa Office of the Vice President na sinasabi niya na meron siyang 22 million pesos, aba, you could be subjected to investigations by the Anti-Money Laundering Council. But going back, dito kay Sara Duterte, ang issue, pabago-bago ng sinasabi. Walang paninindigan at huwag tayong boboto higit sa lahat ng mga pro-China candidate katulad ng kanyang ama, ng mga sumusuportang politiko sa kanila, at bagamat hindi nagsasalita itong si Sara Duterte, nakatitiyak tayo na ito ay pro-China. Kaya sa darating na halalan sa 2025, malapit na po yan, the filing of certificate of candidacy will be on October this year. At lahat ng isusulong nilang kandidato, huwag po nating iboto. Dahil kung sila pro-China, malamang sa malamang, ang kanilang isusulong ng mga kandidato ay mga pro-China din. Higit sa lahat. Sa 2028 presidential election, huwag tayong maghahalal lang pangulo o sapagka-pangulo na pro-China. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol. Baka meron po kayong apo, anak o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan
na si Attorney Rudy Ortega. Siya po yung review director at owner ng Ortega Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila. I-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortega Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.